ang nakaraan. Sa tingin ko, ang nilalang na sumulpot na yon, maging ang mga sinasabi ninyong nauna nang gumambala sa inyo na mga gaya nila ay hindi padala ng saserdote. Sa aking palagay, ay naramdaman nila ang kapangyarihan ng binhi ng babaylan na napakabango para sa kanila. Ang mga nilalang na yon ay tinatawag na mga paring zelot. Mga nilalang na mula rin sa puwersa ng kadiliman, ngunit mga hindi tagasunod ng saserdote. Sila ay mga gutom sa kapangyarihan at may klase sila ng paraan upang higupin yon. Alam kong ang pakay nila ay ang kapangyarihan mo, Andrew. Kaya kailangang maging alisto tayo sa mga kagaya nila. Malamang, hindi lang yung mga nauna ang darating. Meron at meron pang susubok mahigop ang kapangyarihan mo. Paliwanag ng ermitanyong kayipas. Sa kabila ng mga nangyari, wala ni isa sa kanila ang nabahala sa sinabi ni Kayipas. Nakatuon ang kanilang atensyon sa nalalapit na oras ng magaganap na makasaysayang digmaan ng liwanag at kadiliman. Samantala, sa kaharian ng mga kulto at saserdote. Batid kong nakahanda na ang puwersa ng liwanag sa digmaan. Ngunit sa aking palagay, eh hindi sila nakahanda sa inihanda kong sorpresang panlaban sa kanila. Halika rito. Lumapit ka. Ikaw na aking sikretong sandata laban sa panig ng liwanag. Hapon, ganap na alas 6 punto. Yun ang huling hapon bago ang magaganap na makasaysayang digmaan sa pagitan ng puwersa ng liwanag laban sa kadiliman. Naroon ang apat na mandirigmang sinaarman na antingero, ermitanyong Kayipas, ang shinobing si Leandro, at si Andrew, ang binhi ng babaylan. Nag-aantay ang mga ito sa tamang oras ng kanilang paglakad at kanilang inaantay ang mga sinasabi ni Tandang Kayipas na daragdag sa kanilang puwersa. Habang tahimik ang apat na nakatayo sa loob ng bakuran ni Naarman at patuloy ang pag-ihip ng hangin sa katahimikan ng paligid, dumating ang alagang paniki ni Kayipas na si Rosan. Lumambitin yon sa tungkod ng Tandang Kayipas at itinutok ng matanda ang kanyang tenga sa nakabiting alaga. Pinakinggan nito ang sinasabi ni Rosan na siya lang ang nakakaunawa. Nauunawaan ko. Salamat, Rosan. Ayon sa alaga kong si Rosan, paparating na ang mga makakasama natin. Talasan ninyo ang inyong pakiramdam. Dahil sa iba't ibang dako sila biglang lilitaw. Ika ni Tandang Kayipas sa mga kasama. Ilang segundo pa lamang ang nakakalipas ay isang pagyanigang naganap. Nakita ng tatlo na tila umaangat ang lupa at mula sa malayo ay papalapit yon sa kanila. Humawak si Leandro sa kanyang dalawang katana. Nakiramdam naman si Andrew. Andrew, Kuya Leandro, relax lang kayo, kilala ko yan. Nang malapit na sa bakuran ni Naarman ang tila nasa ilalim ng lupa, ay lumabas na yon. Nagulat si Andrew at Leandro. Ang laking ahas! Ika ni Andrew. Kumusta, Manta? Bati ni Arman dito. Yumuko ang higanting ahas na tila nagbibigay galang sa mga taong nasa kanyang harapan. Lumapit naman si Arman at hinimas ang ulo ng ahas. Ilang sandali lang ay sa di kalayuan ay matatanaw na tumatakbo ang isang kabayong may kakaibang itsura. Papalapit ito sa kanila. Napakabilis nito.
Meron itong dalawang napakalaking sungay na nakaturo sa harap at may pakurba pa itaas. Nagliliyab ang ulo hanggang sa kabuuan ng likuran nito. Tumalon yon sa bakuran at huminto sa tabi ni Kaipas. Mahusay, Shiva. Matagal ko rin hindi nakita ang iyong anyong mandirigma. Wow! Ito na pala yung makulit na kabayo ninyo, Manong! Nakangiting wika ni Andrew. Ngunit natigilan siya ng isang napakalakas na pag-alulong na may nakakatakot na pag-angil ang kanilang narinig. Alam nilang galing yun sa malayo, pero sobrang lakas nun na umabot sa kanilang kinalalagyan. Itinuon nila ang tingin sa posibleng panggagalingan ng nilalang na yon at sabay na nanlaki ang mga mata ni na Andrew at Leandro nang matanaw ang isang kakaibang nilalang. Isang higanting aso na may dalawang ulo. Sobrang nakakatakot ang mukha nun na akala mo gutom na halimaw na walang sino mang pinapakinggan. Manong Kaipas, alaga nyo rin ba yan? Sigurado ba kayong hindi yan mananakmal? Medyo kinakabahang tanong ni Andrew sa matanda. Wala na sigurong mas babangis pa kay Beros. Pero huwag kang mag-alala. Kakampi natin yan. Sinadya niyang magpagutom. At mamaya, magpapakabusog siya sa mga kalaban. Bumilis nang bumilis ang kilos nun. Para nang hindi pagtakbong gaya ng aso ang ginagawa nun. Tila lumilipad na yon dahil sa labis na bilis. Nakarating siya sa bakuran at lumagpas pa ito. Tumampas ang napakalakas na hangin sa mga mandirigma dahil sa pagdaan ni Virus. Inikot niya ang paligid ng bakuran at matapos maikot ng isang beses ay huminto yun sa harapan ng apat. Tumutulo pa ang laway nun at tila gutom na handang manakmal anumang oras. Maligayang pagdating, Virus. Pagbati ni Kaipas sa mabangis na alaga. Tatang, kumpleto na pala ang mga alaga mo. At hindi ko inaasahang makakasama natin sila sa digmaan. Ika ni Arman. Sino bang nagsabi sa iyo na kumpleto na sila? Oh, ano hong ibig ninyong sabihin? Ngumiti si Kaipas. At ilang sandali lang ay umihip na naman ang malakas na hangin. Umahimik ang paligid. Inalasan ni na Arman, Andrew at Leandro ang kanilang pakiramdam. Hanggang sasabay-sabay nilang nakita ang pagtalon ng isang nilalang mula sa itaas ng makapal na puno. Sobrang taas ng pagtalon. Umikot yon ng mabilis sa ere na parang isang ipo-ipo. Hanggang tila napakagaan na lumapat ang mga paanon sa lupa sa may harapan ng mga mandirigma. Ngayon, ipinakikilala ko sa inyo ang hari ng mga mandirigmang unggoy na si Mateo. Mateo? Totoo ba? Kumusta naman, Arman? Gulat ka, no? Hindi lang ako makapaniwala. Yan pala ang tunay mong anyo. Kasintangkad na ng isang ordinaryong tao si Mateo. Matipuno ang katawan. Nababalutan pa rin ang balahibo yon. Pero nakasuot na ito ng kasuotang pandigma. May koronang ginto yon na suot-suot. Na nakapagtatakang hindi man lang natanggal sa kabila ng ginawa nitong pagpapaikot-ikot. Kulay berde ang itim na parte ng mga mata niya. At may nakasabit itong sandata sa kanyang likuran na tila mahabang sibat na may talim sa magkabilang dulo. Sa totoo lang, hindi ko rin alam na si Mateo pala ang maalamat na hari ng mga mandirigmang unggoy. Akala ko dati, simpleng makulit na unggoy lamang to. Natuwa lang ako nang makita ko siya sa kagubatan na kumakain ng prutas. Humingi ako sa kanya. At binigyan ako kaya magmula nun inalagaan ko na at isinama ko na siya. Ngunit nitong huli ko na lang nalaman ang tunay niyang pagkatao. Pagkaunggoy pala. Noong sumama siya sa kapwa niya unggoy,
ang babaeng unggoy na sumundo sa kanya ay si Silvana, ang nakatakdang maging reyna ng mga mandirigmang unggoy na siyota nitong si Mateo. Paliwanag ni Caipas. Papalapit na ang mga paparating na nilalang. Napakahirap maaninag ng mga yon sa bilis ng kilos. Tila mga anino lang na nagtatalo na ng mga yon. Ang galaw nila ay patalon kaliwat kanan na akala mo mga naglalaro. Pagdating sa tapat ng bakuran ay tumalon ng sabay-sabay ang mga yon paitaas at lumanding lahat sa lupa sa loob ng bakuran ni na Arman. Nasa 15 ang bilang ng mga yon. Lahat ay mga mandirigmang unggoy na kasama ni Mateo. Sila ang mga mandirigmang pinili ko na makakasama natin. Ika ni Mateo. Ayos! Ang dami na natin! Hindi pa tayo kompleto. May mga paparating pa. Matapos na masabi yun ni Caipas, ay isang napakalalim na pag-alulong ang kanilang narinig. Sa pagkakataong yun, ay tuluyan nang bumaba ang dilim ng gabi. Lumitaw ang liwanag ng namumulang bilog na buwan, hanggang isang makapal na ulap ang tumakip sa liwanag nito at niyakap ng dilim ang kalupaan. Patuloy ang nakakakilabot na pag-alulong, hanggang mga nag-aalab na iilang mga pares ng mga mata ang nakita ng mga mandirigma sa kadilimang bahagi ng mga halamanan sa paligid. Lumabas na kayo riyan! Isa-isang naglabasan sa dilim ang mga nilalang at lumapit sa kinatatayuan ni na Andrew. Ilang sandali ay lumagpas na ang makapal na ulap na tumatakip sa bilog na buwan at muling suminag ang liwanag nito. Nakita nilang lahat ang itsura ng mga nilalang na yon. Nasa 10 ang kanilang bilang, mga nakatayo ng tuwid na parang tao pero napakalalaki ng mga ito. Mga nasa 7 talampakan mahigit kung iestimahin ang mga tangkad. Balot ng balahibo ang buong katawan. Ang kanilang mga kamay at paa ay may napakahahabang mga kuko. Ang kanilang ulo ay kawangis ng sa mga lobo. Sila ang mga taong lobo ng ikalawang bundok sa Hilaga. Nasa katawang mortal rin ang mga nilalang na ito at hindi sila sakop ng batas ng espiritual na mundong nagbabawal makibahagi sa digmaan sa mortal na mundo. Sila ay nasa panig ng puwersa ng liwanag. Tama kasi sinabi mo, Caipas. Ako nga pala si Licantro at ang lahat ng mga kasama ko ay mga kagaya kong taong lobo. Nais namin makatulong sa laban kontra sa kadiliman. Pagpapakilala ni Licantro kina Arman, Andrew at Leandro. Siya si Arman, ang antingerong tagapagmana ng Dividus Asia. Ito naman si Leandro, ang huling shinobi sa kanilang lahi. At si Andrew, ang binhi ng babaylan. Ngumiti ang tatlo at nakipagkamay kay Licantro na pinuno ng mga taong lobo. Grabe, Licantro. Nakakatakot yung lalim ng alulong ninyo. Ika ni Andrew. Alulong? Teka, hindi sa amin galing ang alulong na yun. Wala ni isa sa amin ang may ganoong klase ng pag-alulong. Ano? Eh kung hindi kayo, eh sino may likha nun? Nagtingin na ng lahat hanggang muli nilang marinig ang nakakakilabot na alulong at nanggagaling yon sa itaas ng bubong ng bahay ni na Arman. Sabay-sabay na napatingin ang lahat at nakita nilang nakatapat ang umaalulong sa bilog na pulang buwan. Nagulat sila dahil ang naglilikha ng alulong na iyon ay walang iba kundi si Pronto. Nagulat sila dahil sobrang kumapal ang napakaputing balahibo nun. Lumaki rin ang aso na parang hindi na nalalayo ang laki kay Virus. Nagbabagang kulay pula na rin ang mga mata nun at nabalot ito ng napakalakas na aura.
Matapos ang mahabang pag-alulong nun, ay tumalon yun mula sa itaas ng bubong at lumapit kay Arman, tsaka yun nagpahimas. Nanibago si Arman dahil halos lampasan na ni Pronto ang tangkad niya. Grabe, ano nangyari sa'yo Pronto? Bakit ka lumaki ng ganyan? At nararamdaman ko ang lakas mo ngayon. Hindi ko alam to ah. Ika ni Arman sa alaga. Tumingin sa malayo si Pronto at marahang sinundan din ni Arman ang direksyon na tinititigan ng alaga. Ah, may mga paparating. Umanda kayo. Ibang kapangyarihan ang tangan nila. Umanda ang lahat. Nakikiramdam. Hanggang sa naaninag nila ang dalawang taong nakasuot ng salakot ang naglalakad papunta sa kanila. Teka, kilala ko ang mga yan ah. Ika ni Andrew. Ang kambal na Gaspar, sina Borto at Santi. Lalakad sana pasulong sina Arman at Andrew nang biglang nagulat sila sa ginawa ni Pronto. Tumakbo yun papalapit sa dalawa at akmang susuguri ng mga yun. Tila isang gutom na leyon ang pagtakbo ni Pronto pasalubong. Pero mas ikinagulat ng lahat ang mga sumunod na nangyari. Payakap na sinalubong ng kambal na Gaspar ang aso at sinunggaban sila ni Pronto, tsaka dinila-dilaan ang mga mukha ng mga yun na parang nakikipaglaro sa kanila ang aso. Anong ibig sabihin nito? Naguguluhang tanong ni Andrew. Hindi ko rin alam. Tugon ni Arman. Matapos maglambing ni Pronto sa kambal na Gaspar, ay kasama nilang lumakad yun papalapit kina Andrew. Nang malapit na ang mga yun, ay huminto sila sa paglalakad at pasigaw na nagsalita si Borto. Arman! Gusto kong pakinggan nyo kami ni Santi! Hindi kami ang mga kalaban ninyo! Ika ni Borto. At papaano namin kayo pagkakatiwalaan? Tanong ni Arman. Dahil kagaya ninyo, kalaban na rin namin ang mga kuya naming sina Sarbo at Seryo. Sagot ni Santi. Anong dahilan? Tanong muli ni Arman. Hayaan niyong ipaliwanag namin sa inyo. Sagot ni Borto. Sige, umapit kayo rito. Paanyaya ni Arman sa kambal. Tumuloy sila sa bakuran ni na Arman. Wala na ang mga pangharang ni Mang Narsing, kaya nagagawa na nilang makatungtong sa loob ng bakuran. Una sa lahat, Arman at Totoy, ikinalulungkot namin ang nangyari kay Tata Narsing at Nanang Belen. Saksi kami sa mga naganap ng araw na inatake sila dito mismo. Sa totoo lang, hindi kami sangayon sa gusto ni na Kuya Sarbo at Seryo na ibenta ang dalawang matanda kapalit ng kapangyarihan mula sa saserdote. Pero hindi namin sila napigilan. Noong araw na sinugod nila ang dalawang matanda, nakamasid lang kaming tatlo ni na Rusty. Alam naming wala kaming laban sa dalawang kuya namin dahil malayo ang agwat ng lakas namin sa kanila. Lalo pa at binigyan sila ng karagdagang kapangyarihan ng saserdote. Gusto naming tumulong pero wala kaming nagawa. Hindi nakapagpigil si Rusty at sinugod niya ang dalawa naming kuya. Pero nabulag na si na kuya sa kapangyarihan. Pinaslang nila ng walang pag-aalinlangan si Rusty. Pinili naming manatiling nakatago ni Borto upang makaligtas at may parating sa inyo ang nangyari. Doon namin napansin si Pronto na nakatago sa isang halaman. Kaya tinawag namin to at nagtagong kasama namin. Patawad Arman, wala kaming nagawa para matulungan ang mga magulang mo. Naging mabuti sa amin sina Tata Narsing at Nanang Belen. Pero noong sila ang nangangailangan ng tulong, wala man lang kaming nagawa. Paliwanag ni Santi. Una sa lahat, hindi ako si Totoy, ako si Andrew. Teka, ikaw yung binatilyo nun? Bakit tumanda yata itsura mo? Mahabang paliwanag, aswang. Kaya huwag mo nang itanong. Paano kami nakakasigurong totoo ang mga sinasabi ninyo? Tanong ni Arman sa kambal. Isang patunay niyan ay ang pagsalubong sa amin ni Pronto
Natatandaan mo ba, Arman, noong nakauwi ka at lumitaw si Pronto? Hindi mo ba napansin na parang may gusto tong sabihin sa'yo? Pero hindi mo na pinansin pa yon. Yun ay dahil nagkukubli kami ni Borto sa di kalayuan. At gusto niyang magkausap tayo dahil kami ang magpapaliwanag sa totoong nangyari. Pero marahil dala ng pagdadalamhati mo sa pagkawala ng mga magulang mo, kaya hindi mo na pinansin pa yon. Inayaan na lang muna namin at umalis na muna kaming dalawa para humanap ng mapagtataguan. Dahil alam naming matapos ang nangyari, ay pupwede kaming paslangin ng mga kuya namin na nilamon na ng pagkaganid sa kapangyarihan. Ika ni Santi. Kung ganun, bakit kayo naririto ngayon bukod sa pagpapaliwanag sa amin ng mga nangyari? Dahil kagaya ninyo, nasa kaliwaman ng lahi namin, nasa panig kami ng puwersa ng liwanag. Napangiti si Arman. Tumingin ito kina Andrew, Leandro at Kaipas, tsaka niyang initian ang mga yon. May inaantay pa ba tayong darating? Mukhang kumpleto na tayo. Kumpleto na ang puwersa ng liwanag. Humanda na sa digmaan! Sigaw ni Arman. Umarap ang lahat sa iisang direksyon sa unahan at sabay-sabay nang lumakad ang mga yon. Nagliliyab ang mga bumabalot na oras sa bawat isa dahil sa taglay nilang mga kapangyarihan at nakahanda na sa pagsisimula ng gabi ng makasaysayang digmaan sa pagitan ng puwersa ng liwanag at ng kadiliman.